mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Ang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam ko may magagawa ang Ama. Alam ko may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mangkin at tanggapin. Buhay bang Ama, mga minamahal, kay buti ng Ama, hambing lamang sa binhi ng palay, habang halukip-kip, sabog ng sabog, hasik ng hasik, kapag tumubo ang isang butil na papayabong ng ilang suhay ng palay. Kung kayo sa lahat ng bagay na nakamta ninyo, ginawa niyong mabutit, pagtanggap niyo'y mainam, isa lamang ang natanggap niyo, na higit pa, ang di niyo namamalayan, tinatanggap, kinakamtan ng may galak sa
sa kalooban. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Diyos? Oh, kumusta? Kumirot ba? Kumirot? Eh bakit nagkakanda? May kwan po ako na opera ko ng hapon. Kaya matagal ako ng hapon. Pero ngayon nalawa. Awa ng Diyos, kailatong po na po. Huwag na po, huwag na po. Oh, kumusta? 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 Magkakaiba man kayo ng kalalagayan, magkakaiba man kayo ng mga karamdaman, subalit ang magkakaibang karamdaman nyo, iisa lang ang nagbigay buhay sa inyo, kaya't kung pananaligan nyo, ang isang nagbigay ng buhay, mapapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kumusta ka na, Cesar? Masarap kumain. Masarap mo palang kumain. Maswerte ka sa iyong asawa, no? Nakakakain ka na pala ng hindi tumatapon, ano? Pikit mo nga yung mata mo. Pikit mo yung mata mo. Pikit. Pikit, mata, pikit. Laban lang ng laban hanggang magsiandar na yan. Huh? Ikaw, alam mo naman yan eh. May background ka sa medicine, di ba? Kaya lang, hindi kayang pandarin yun ng tao. Hindi kayang buhayin yan ng tao. Sino bubuhay? Yan. May mga therapy, ano? May therapy na hilot. May water therapy yung tinatawag. Yung water therapy, mainit. Nagulong lang sa tubig. Yung mga may cancer, hindi pwede dun sa masel na, ay baka mamaya masamain nyo pa, so bahala na nga kayo. dalawang ang klase yan. Pagkalimbawa, marupok na yung ugat mo, hindi ka na pwede yung massage na kasi baka mag-bleeding ka. Mag-bleeding yung ugat mo. Bahala kayo. Mahirap magturo. Minamasama pa ng iba yung magandang turo mo, eh, no? Sabi, ayoko po sa lahat eh yung magsalita ng nakasisira eh, no? Eh, pero kayo, nasa medicine naman kayo, alam nyo yan. Diba? Eka nga, kahit na nung napag-aralan mo, kanya-kanyang talinong binigay ang Diyos, pero hindi perfect na lahat. Kaya nga may cardiologist, may pathologist, may neurologist, may cardiologist, may pathologist daw. May ENT, ano? May ano pa? Obigayne, pediatrician. Kaya pinagagamot mo yung anak mo, dinala mo sa pediatrician. Di ba, may pediatrician, angkop-angkop. Kasi yung dosage din na binibigay, may angkop-angkop na level ng resistensya ng katawan niya. Pag yung antibiotic, eh hindi kaya ng katawan mo, mas malakas yung antibiotic mo, manginginig ka. Depende rin sa katawan ng tao yan. So,
Hindi naman pinaniniwalaan na lahat ng tao yung herbal. Ano? Sapagkat yung herbal ay minamasama. Eh pero, ulitin ko po sa inyo ulit. At sa loob ng 14 taon, sa loob ng 14 na taon, wala pa namang namatay sa uminom ng dahon dito, no? At wala pang nabulag tulad ng sinasabi noon. Naku, Eka, ba't ka nagpapapatak niyan? Baka Eka mabulag ang mata mo. Subalit sabi ng Panginoon, Panginoon, eh ayoko na pong ipapatak yun. Sabi po kasi nila baka daw mabulag ang mata. Pasubali ko sa'yo. Ituturo ko ba ang makakapagbigay kapinsalaan? O bakit yung pag doon sa nag-aral, pag pinatak at nabulag, hindi nila nasasabi? Ha? Yung pakinggan tungkol sa mga gamot. Igalang mo ang manggagamot ng marapat sa kanyang katungkulan sapagkat ang Panginoon din ang may likha ng tungkuling iyan. Ang karunungan ng manggagamot ay mula sa kataas-taasan. Pinahahalagahan siya at ginagantimpalaan pati ng mga hari dahil sa kanyang karunungan. Marangal siyang nakakaharap kanino man. At iginagalang siya pati ng mga may kapangyarihan. Ang Panginoon ang nagpatubo ng mga halamang na igagamot, kaya't ang mga ito'y di kinaliligtaan ng matatalinong tao para gamitin. Hindi ba't minsan ang tubig na mapait ay naging tubig na inumin sa pamamagitan ng isang pirasong kahoy? Upang makilala ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos, sa gayoy, papupurihan siya ng lahat ng tao. Sa mga bagay na iyan kinukuha ng parmasyotiko, ang mga gamot na ginagamit ng manggagamot sa pang-ampat ng sakit at pananauli ng kalusugan. Ano pa't hindi matitigil ang paggawa ng Panginoon na siyang nangangalaga sa kalusugan ng tao sa buong daigdig? Buhay ba ang Diyos? Kaya't ng panahon ni Ezekias, ang ginamit sa kanyang panggamot sa bukol ay buko ng igos. At nang nabulag naman si Tobit, ang ginamot sa kanya ay apdo ng isda sa makatwid. Sa mga nilikha ng Ama, ang nilikha ng Ama, nakabubuti at mapapabuti sa mga tumatanggap at sa mga ginagamit niya na doon nagmumula ang karunungan para ipabatid kung ano ang dapat na gamitin. Sapagkat walang taong maglalakas loob para painumin ka niyan at painumin ka noon, wala ka namang bayad para yumaman siya sa ginawa niya sa iyo ay pinayaman mo. Buhay bang Ama? Sa makatwid, kung pagtitiwalaan mo ang katas na kapagpapaampat ng karamdaman at nakapananauli ng kalusugan ng tao, sapagkat yan ay kalooban ng Ama. Maliwanag, hindi yan ginagawang istorya. Pinaniniwalaan niyo ba ang Biblia? Naniniwala ba kayo sa Biblia? Nakasulat yan sa Biblia. Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi kayo pinatitigil uminom ng gamot na binibili at bibilhin. Ang sinasabi sa inyo, dito sa dakong ito, di kayo hahatulan ng makalalason, makapagpapalala ng sakit nyo. Makapipinsala, makapagpipinsala, at maminsala sa kanyong katawan lupa. Kundi, ang nagtitiwala
ang naniniwala, ang nananampalataya at tumatanggap, nakikinabang, pawa. Pagpalain kayo. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay na pananalig, pananampalatayang tapat. Sa gayon, anuman ang idulot sa inyo ng Ama, paniniwala at pagtitiwalang siya'y buhay na may magagawa. Manalig kayo, siya'y buhay nga sa bawat asa, isang nabubuhay ang pananampalataya. Mabuhay ang salita sa inyo, yamang binubuhay ninyo. Sa mga buhay, ang salita ng Ama, napapakita niya ang pananampalataya nila ay may magagawa siya sa kanila. Nakikita ang kapangyarihan ng salita ng Ama sa mga buhay na nagtitiwala sa kanyang salita. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tayo na, mga mahal. Wala na pong bendisyon dahil araw-araw naman yan, ano? O, di po ba? Kaya sa inyong lahat. Magsilid po lahat para po sa pangwakas na panalangin. Magsilid po muna lahat, pangwakas na panalangin. Panalangin po muna. Magsilid po ang lahat para sa pangwakas na panalangin. Mapagtatawal ang awa, ang aming paglapit at pagsusumakit sa iyo ay hindi mo nabukal sa aming puso bilang pagtanong namin ng utang na loob sa lahat ng alay mo. Ikaw lamang ang makapagdudulot Ikaw lamang ang makapagdudulot ng liwanag at sigla sa sandali ng aming kaglumihanan. Sa aming mga kaibigan at ikaw lamang ang makapagbibigay ng tagumpay. Ang anumang aming pagkukulang, ikaw lamang ang makapagbibigay ng pangkapunuan. Ang bawat naming sugat ay hindi kayang pahilumin ng panahon. Ay ikaw lamang mga pagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin. Babathalang awa, yamang pinuhintulutan mo ang lahat ng ito, ang bukal at mahabagin mong puso ang magbibigay sigla sa amin upang ganap namin kaming mabuhay ng may kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo.